This is episode number 4 with your host, Richard Bautista. This is the Richard Bautista Show, kung saan matututo ka ng mga lessons about leadership, self-development, and business and finance. Kung ikaw ay young entrepreneur and or kung teenager na gustong makasama sa right, magkaroon ng right mindset about winning and being successful, this podcast is for you. I can help you, I will help you sa hanggang sa makakaya ko na sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayong maging successful. Yes, I'm not yet successful but I'm trying. And I'm learning every single day para ma-improve yung buhay ko every single day. And I will share it to you guys. Lahat ng mga lessons, lahat ng mga gusto kong malaman, i-share ko sa inyo. Yes, guys! I'm very excited with this episode because ito talaga yung pinaka key to success. And before that, thank you very much. I'm very happy kasi this is our very, very first video podcast na gagawin or na ginawa dito sa channel ko, sa Richard Bautista and sa podcast. Kasi, one, I want to level up. Dati, podcast lang ako sa audio lang. But ngayon, gusto ko na makita nyo yung pagmumukha ko. Hindi, joke lang. And wala, gusto ko lang magkaroon ng video podcast para mas ma-feel nyo. And yun, very excited. Sana makinig kayo. Sana yung mga lessons na ituturo ko is ma-apply nyo sa buhay nyo. I'm very, very thankful kasi lahat ng mga tao, or hindi naman lahat ng mga tao, pero may mga sumusuporta sa akin and I'm very, very thankful na nandyan kayo para sumuporta sa akin. Every upload ko, every post ko is nandyan kayo na sinishare nyo, nilalike nyo, kinokomentan nyo. I'm very, 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 very thankful. Episode number 4 is all about, yes, tama yung nababasa nyo, how to win in your life. Paano tayo magiging successful or paano tayo mananalo sa buhay natin. Una-una, magkakaroon tayo ng challenge. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mahulaan kung ano ba yung key to success or kung paano tayo mananalo sa buhay. Ano yung number one na dapat natin gawin. Okay, bibigyan ko kayo or kung ano yung dapat meron kayo or isa buhay nyo. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-comment down below. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so I guess naka-comment na kayo. Teka, hindi pa kayo nagko-comment eh. Mag-comment pa kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Yan, I guess nakapag-comment na kayo. Thank you very much, guys. So, ang tamang sagot is attitude. So, yun ang pinaka-pinaka kailangan na meron tayo. So, boy, may kwento ako! Yan! Okay, so, ang kwento na to ay tungkol sa isang professor at isang bankero. Ngayon, ang nangyari, yung professor gustong pumunta sa kabilang island. So, kinausap niya ngayon yung bankero. Kinausap niya, "Mamang bankero, gusto ko po sana makapunta doon sa kabilang isla. Pwede niyo po ba akong tulungan?" Sabi ng bankero, "Yes, pwede po kitang tulungan." O yan, nagano na sila. Nagbangka-bangka na sila. Sagwan. Ngayon, tinanong yung bankero, yung professor. Sabi niya, "Sir, ano po ba trabaho niyo?" Sumagot ngayon yung professor. Sabi niya, "Ay, isa akong professor. I'm professor." Sabi naman ni bankero, "Ay, wow. So, ibig sabihin, sir, mayaman na kayo. Ibig sabihin, successful na kayo." Sabi ni professor, humble lang siya. Sabi niya, "Ay, hindi naman masyado. Sakto lang." Ayan. So, nagkaroon ng dead silence. So, nagpatuloy sila. Sagwan. Ngayon, nagtanong naman yung professor. Sabi ng professor, "May alam ka ba tungkol sa history?" Sabi ng professor, sumagot naman yung bankero ngayon. Sabi ng bankero, "Ay sir, I'm very, sir, sorry. Kasi hindi ko alam yan eh.
Ang natapos ko lang ay grade 2. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ngayon nung ano, sabi ngayon nung professor, nako, bankero, you miss 1/4 of your life. Sinasabi niya. Kasi hindi alam yung history eh. Kasi grade 2 lang ang natapos. Sabi nung bankero, hala, na-miss ko yung 1/4 of my life. So, yan, nagpatuloy sila. Saguan. Ngayon, nagtanong ulit si professor. Sabi niya, amang bankero, may alam ka ba about sa math or mathematics? Sabi ni mamang bankero, ay sir, wala po akong alam sa matematika. Grade 2 lamang po ang akin natapos. Ngayon, sumagot si professor. Sabi ni professor, naku, mamang bankero, you miss another 1/4 of your life. Yan ang sinasabi ko. Kinabahan ngayon si ano, si mamang bankero kasi 1/4. Ang ano nun, 1/2 na. So, kalahati ng buhay ko, wala na. Ngayon, nagsagwan ulit siya. Nagkaroon ng dead silence. Sagwan. Ngayon naman, nagtanong ulit si mamang bankero. Ay, nagtanong si professor. Inanong niya, mamang bankero, may alam ka ba about sa geometry? Sabi ni mamang bankero, naku sir, wala akong alam, wala akong pinag-aralan, grade 2 lamang ang aking natapos. Tapos sabi ulit ni professor, naku, mamang bankero, you miss another 1/4 of your life. Naku, si mamang bankero hindi na alam yung gagawin. So ang ginawa niya, takot na siya kasi 3/4 na yung nawawala or 1/4, konti na lang yung buhay niya. So ang ginawa niya, nagsaguan siya ng mabilis, baka kasi magtanong pa yung professor. So ang ginawa niya, saguan ng mabilis para matapos na, para makaalis na siya, para hindi na siya matanong. Tapos ngayon, nabump siya sa isang bato or sumayad yung boat sa bato. So ngayon, tumaob ngayon yung boat. Ang nangyari ngayon, di tumaob. Ngayon, yung mamang bankero, yan, nag-revive siya, ano siya, swimming siya ngayon. Backstroke pa yan eh. Sumisipol-sipol pa. Chill-chill lang siya. Tapos may narinig siya, tulong, mamang bankero. Ayun pala, yun yung professor. So sabi ni mamang bankero, sir, professor, alam mo ba kung paano lumangoy? Sabi ni professor ngayon, naku po mamang bankero, hindi ko po alam kung paano lumangoy. Ngayon sabi ni mamang bankero, naku professor, you miss 1/2 of your life. Yan. So, ano yung moral lesson doon? Ang moral lesson doon is, gandahan mo yung attitude mo. Huwag kang yung, kasi yung professor, ano yung meron siya? Meron siyang bad attitude. Akala niya, alam na niya lahat. Ngayon, noong nangyari tumaob yung bangha, hindi niya pala alam lumangoy. So, in every situation, in every field, meron tayong tinatawag na expertise. Pwedeng expert ako dito, ikaw hindi ka expert dito, hindi mo alam itong ginagawa ko. So, we should be humble enough na pag-aralan or huwag tayong masyadong mayabang na akala natin, alam na natin lahat. Akala natin tayo na pinakamagaling. Kasi once na nangyari yun sa buhay mo, wala na mangyayari sa'yo kasi wala ka ng pag-aaralan pa eh. Kumbaga ito yung isang whole cup to na punong-puno ng tubig, which is yung tubig equivalent sa kaalaman. Ayun, yung kaalaman mo, itong tubig, lalagyan ulit, matatapon na yung tubig. So, wala nang na-fill in na knowledge ulit. So, kapag tayo naging mayabang, na iniisip natin yung mga tao kasi na acne yan, yung sinasabi nilang, ay, alam ko na yan. Yan yung lagi nilang sinasabi. So, kapag ganun, walang mangyayari sa buhay mo. You should be humble enough na alamin mo yung mga bagay na hindi mo pa alam. Okay, so, ang key dun is kailangan yung attitude natin, willing tayong matuto. May 3 points ako na sasabihin sa inyo. Una, you should unlearn. Kailangan lahat ng mga alam mo. Kasi, halimbawa, si mamang bankero, ang expertise niya is sa pagbabangka. And yung professor, ang expertise niya sa pagtuturo. So, hindi sila same na expertise. So, halimbawa, kung papasok si mamang bankero or halimbawa, papasok kayo sa isang business, kailangan maging humble enough kayo. Halimbawa, engineer ka.
Tapos pumasok ka sa isang business na hindi related sa pagiging engineer. Kailangan meron kang mga mentors or kailangan meron kang may mas alam sa'yo na pagtatanungan, hindi pwedeng alam mo na lahat. So you have to unlearn. Kailangan empty cup ka. You have to unlearn na para may malamdan ulit yung utak mo. Okay, so una, you have to unlearn. Second natin, have to relearn. Kailangan lahat ng mga nalalaman mo, i-refresh mo sa utak mo. Lahat ng mga nasabi sa'yo, i-refresh mo or i-analyze mo na mabuti. Hindi yung nakinig ka, tapos wala namang nangyari. Pumasok dito, lumabas dito. So that's the relearn process. And the learn. Learn na, unlearn. Second, relearn. Third, learn. So yun na, yun yung third, learn. You have to learn every single day. Huwag kang papayag na dadaan ng isang araw na wala kang natutunan. Kasi kapag ganun, parang walang sense, walang naging sense yung araw mo na yun. Kasi wala kang bagong natutunan. So, kailangan maging habit natin na every single day, may matutunan tayo na bago or bagong learnings or bagong kaalaman. Yan. Thank you pala sa kwento na yun. So, thank you very much, Sir Edmond Mangulabnan, sa kwento natin kasi sa kanya galing yun. Napanood ko sa YouTube niya. Thank you very much. Credits po sa inyo. And yun. Next natin, meron tayong quotation na galing kay Sir Doggy o kay Doggy. Isa siyang gamer and isa siyang parang mataas or meron siyang bootcamp or meron siyang team na minamanage. So, ang nangyari dito, galit siya kasi yung team niya is hindi nag-perform ng well or naging mayabang kasi parang sinagot-sagot nila yung management nila. So, isang quotation lang na tumatak sa akin, which is, ang sabi niya, hindi porket nagtatanong ka, ibig sabihin, bobo ka. Nagtatanong ka kasi gusto mong matuto. Yun guys. Nagtatanong tayo kasi gusto natin matuto. Huwag na huwag tayong mahihiyang magtanong. Yun. Huwag na huwag tayong mahihiyang magtanong kasi once na hindi ka na nagtatanong sa buhay mo, wala nang mangyayari sa'yo. Wala nang growth. Wala nang growth na mangyayari sa'yo. Kasi alam mo na lahat eh. Ano yung bagong kaalaman na malalaman mo? Wala na. So kailangan every single, halimbawa may successful tao ka na nakasalamuha or kahit hindi, magtanong ka. Or kanyari, may hindi ka alam, magtanong ka. Kailangan mo magtanong. Hindi pwedeng nagmamarunong ka lang. Magtanong ka sa mga bagay na hindi mo alam. Kasi pwedeng alam nila. And may iwas ka nila sa pagkakamali na mangyayari. Next lesson natin is ito. Kwento to ni Michael Jordan. Kwento siya ni Michael Jordan kasi napanood ko yung The Last Dance ba yun? Ni Michael Jordan sa Netflix is ito yung documentary niya. So napanood ko siya hanggang episode 4 and hindi na ako nagpatuloy kasi hindi naman talaga ako mahilig manood ng mga episode. Wala pa ako natatapos na isang episode na buong season or buong episode or buong series. Basta yun. So ang natutunan ko doon kasi si Michael Jordan pala nung bata daw siya. Hindi naman siya yung talagang magaling na eh. Hindi siya yung talagang star player na eh. Ang nangyari nun, yung kuya niya, yung mas magaling sa kanya nung mga kabataan niya. Mas nag-excel yung kuya niya. Kasi si Michael Jordan dati maliit yan. Nung mga high school. Tapos yung kuya niya, mas malaki sa kanya. Talagang pinipilit niyang talunin. Hindi naman yung talunin na in a bad way. Gusto niya lang nag-challenge sa sarili niya. So, ang ginawa niya, chinalenge niya yung sarili niya, kailangan mas maging magaling ako, si kuya. So, ang ginawa niya, dahil parang nabubuli-buli siya kasi maliit siya eh. So, ang ginawa niya, nag-practice. So, ito guys, attitude beats talent. Kung pinanganak ka ng talentado ka, or may kaalaman kayo sa isang bagay na yun, pero wala ka naman ginagawa para mag-grow ka, sa bagay na yun, walang mangyayari sa'yo. Pero, kung, halimbawa, wala kang masyadong alam sa bagay na yun, and then, all of a sudden, nagpursige ka, masipag ka, yung attitude mo is, may goal ka na ayusin yung buhay mo, or may goal ka na maging successful ka, may goal ka na ikaw yung mga
ikaw yung magiging pinakamagaling na basketball player sa buong mundo. Kahit gaanong hindi ka magaling, pero nagpa-practice at nagpa-practice at nagpa-practice ka every single day, magiging magaling ka. Tignan nyo, si Michael Jordan hindi dating magaling, pero ngayon, siya na ang greatest player of all time sa basketball. Gumawa siya ng ingay sa basketball, sa larangan ng basketball. Ang ginawa niya, nagpursige siya, nagpractice siya, nagpractice. Sinasabi nga ng mga teammates niya na siya yung tao na first sa court and siya din yung last sa court. So, ibig sabihin nun, kapag may mga practice sila, laging siya yung nauuna. Laging siya yung nandun para mag-practice and lagi din siya yung last. Kasi sinusulit niya yung mga practice niya every single day. Sinusulit niya talaga yung sinusulit niya yung time na magkaroon siya ng practice time sa sarili niya para maging mas magaling pa siya. Tinatalo niya yung sarili niya. Hindi niya tinatalo yung iba, tinatalo niya yung sarili niya ginagawa niya, kino-compare niya yung sarili niya sa sarili niya. Gets niyo? Ngayon, ang average mo lang is 5. Ginagawa niya, tinatalo niya, binibit niya yung record niya ng 5. Ang ginagawa niya 7. Parang ganun, guys. Di ba? Ganun, attitude beats talent talaga. Yun yung kwento natin ngayon, yun yung lesson natin ngayon. It's all about attitude. Attitude, attitude, attitude. This is the key for the success of your life. Ito yung number one key kung paano ka magiging successful. Kung meron kang bad attitude ngayon, kailangan ayusin mo na yan. You have to unlearn, relearn, and learn. Be empty cup. Huwag na huwag kang magiging tao na acne or alam ko na yan. Kasi walang mangyayari sa inyo kapag dumating na sa point nyo na buhay nyo. Sa point ng buhay nyo na ganun kayo. Yung sinasabi nyo na, ay, alam ko na yan. Kailangan every single day meron kayong natutunan. Okay. And then, alalahanin nyo yung kwento ng The Bankero and The Professor. Huwag na huwag nyo kakalimutan yun, guys. Thank you very much, guys, sa mga sumusuporta sa atin, sa podcast natin. Kasi sobrang saya. Kaya ko tuwing may nakikita ko, nagsishare, nagano. And please, guys, pala, please like this video. Comment sa video na to. And ishare nyo kung Facebook man to or sa podcast. So, my Facebook page is Richard Bautista. And my Spotify account, you can follow me on Spotify para mas mapakinggan nyo pa yung ibang podcast ko sa The Richard Bautista Show. And meron na din tayo sa Apple Podcast, meron na din tayo sa Google Podcast. Thank you very much kay PB, Alicia PB, kay Kuya Potpot, kay Kim Potpot, kay Kier Doroha, kay Maria Fe, Diane, kay Gerald Kaling, kay Angelic, sobrang tingi sa inyo kasi kayo yung talagang nakikita ko na every post ko is talagang nakasuporta, talagang walang sawang nagsishare ng bawat pinopost ko, as in sobrang laking masasalamat sa inyo. And I hope na may natutunan kayo sa lesson natin ngayon, sa podcast natin ngayon, which is attitude. Sana patuloy kayong sumuporta sa podcast natin. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong malaman or kung may mga tanong kayo, and pwede natin yung matapik, pwede natin masagot yan. This is Richard Bautista signing off.